Magandang araw po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Lisa. Bumiyahe po ako noon mula Iloilo hanggang Maynila, sakay ng Roro, dahil may naghihintay sa aking trabaho doon. Sinundo ako ng pinsan ko sa may bus station. Nagtrabaho po ako dati bilang isang kasambahay dito sa amin sa Iloilo. Pero dahil mas kailangan ko ang malaking kita, ay tinulungan ako ng pinsan kong makapasok sa isang mayamang amo. Hanggang 3 palapag ang bahay nito. Naaalala ko, taong November 2012, nang una akong tumungtong sa bahay na yon. Pinakilala pa ako ng pinsan ko sa iba pa naming kasama sa bahay at itinuro din niya kung saang silid ang gagamitin ko. Nasa pangalawang palapag yon. 3 kaming magkakasama sa kwarto. Sinabihan ako ng pinsan ko noon na magpahinga muna bago niya ako tuturuan sa mga gawain ko. Nagsimula akong ilabas sa mga gamit ko sa maleta at ilagay ito sa cabinet na binakante para sa mga gamit ko. Pagkatapos ko noon ay nagbanyo na ako. Bago makarating dun sa banyo ay may madadaanan pang isang maliit na silid. Nasa kanang bahagi ito ng second floor. Nakaramdam na lang ako ng panlalamig ng malapitan ito. Sisilipin ko sana kung anong meron doon. Pero hindi ko na tinuloy. Dahil medyo kinilabutan na ako. Pakiramdam ko noon ay may nakatingin sa akin. Kahit mag-isa lang naman ako doon. Inisip ko na lang na baka dinadalaw lang ako ng nobyo kong isang taon na palang namatay. Isang linggo ang lumipas noon ay naabutan kong nag-uusap ang mga kasama ko sa kwarto. Pero agad silang tumahimik nang pumasok ako. Narinig kong sinabi ng pinsan ko na huwag nang sabihin sa akin. Napaisip ako noon kung ano ang ayaw nitong malaman ko. Pero palaging wala ang sagot nito at iniiba na niya ang usapan. Pero dahil sa kuryosidad ko noon, nang minsang marinig ko silang nag-uusap sa loob ng kwarto, ay hindi muna ako pumasok. Nakinig ako doon sa may pinto. Nagkukwentuhan sila ng mga kasama nila tungkol sa multo. Ang mas nakakagulat at nakakakilabot doon ay sa mismong kwarto namin ay nakaranas na sila ng kababalaghan. Yung isang kasamahan ko na si Wena, nakarinig daw siya ng malalim na paghinga. Parang boses daw yun ng isang matandang lalaki na naghahabol ng hininga. Nalaman niyang may matanda dating nakatira sa bahay na yon at namatay na yon 2 taon nang nakakalipas buhat nang dumating ako. Nasa kabilang kwarto lang ito, katabi ng kwarto namin. Ayokong maniwala nung una, pero nakakaramdam din ako ng kilabot sa tuwing dumadaan ako sa kwarto na yon. Tuwing hapon nun, pagtapos na ang mga gawain namin, ay umaakyat na kami ng kwarto para magpahinga saglit. Katabi ko ang pinsan ko kapag nagsisiesta. Hilig ko nun magpatugtog ng mahina at tititig lang sa kisame para antukin ako. Pero maya-maya lang nun, ay nakarinig na ako ng malalim na paghinga. Napalingon ako sa pinsan ko, pero malalim na ang tulog nito. Napatingin ako sa iba pa naming kasamahan dahil baka naghihilik lang sila. Nilibot ko ang tingin ko at lalong lumalakas yung paghinga. Doon na ako kinilabutan nang mapagtanto ko na 2 lang pala kami noon ng pinsan kong nasa kwarto. Nilakasan ko na lang yung patugtog ko para hindi ko na marinig yung paghinga na yon. Nawala naman yon. Hindi na ako nakatulog at bumaba na lang sa sala. Doon naabutan kong nag-aayos ang ibang kasamahan namin. Kinuwento ko sa kanila ang narinig ko. Napangisi lang ang mga ito at sinabi ni Wena, ngayong naranasan ko na raw at narinig ko na ito, ay hindi na raw ako nun lulubayan. Habang iniisip ko kung anong maaaring mangyari sa susunod, ay mas lalo akong kinikilabutan. Nalaman kong may naririnig din si Wena na boses ng babae sa kwarto namin sa tuwing natutulog kami. At bago pa yon, ay may naririnig na rin daw ang mga dating katulong, kung kaya't nagsisipag-alisa ng mga ito. Isang gabi noon, katext ko ang kapatid ko na nag-aaral sa kolehiyo. Nakatalokbong ako ng kumot para hindi ako makaistorbo. Habang naghihintay ng reply niya, naramdaman ko na lang noon na
parang may dumampi sa hita ko. Pero habang tumatagal yung dampi, ay naging pisil na at pahigpit na ang pagkakapisil nito sa hita ko. Gusto ko nung sumigaw, pero ayoko namang magalit ang mga kasama ko. Sa isip ko pa noon, baka pinagtitripan lang nila ako. Pero maya-maya lang ay tumigil na yon. Agad kong tinanggal yung talokbong na kumot sa ulo ko at tiningnan kung sino yon. Pero walang ibang tao at lahat ng kasama ko doon ay puro tulog na. Nabanggit ko sa kapatid ko yon at sinabihan lang ako nitong magdasal at huwag nang mag-iisip ng tungkol doon. Kinabukasan noon ay inalam ko kung sino ang nantrip sa akin nung gabi. Tinanong nila ako kung anong oras yun nangyari at sinabi kong mga bandang alas 12. Sinabi nilang tulog na sila ng mga oras na yon. Sinabi pa nilang mas gugustuhin pa nilang matulog kesa gumawa ng ingay sa alanganing oras na yon. Baka raw nag-i-imagine na ako o naalimpungatan lang ng mga oras na yon. Pero sinabi ko sa kanilang gising na gising ako noon at kateks ko pa ang kapatid ko. Sumunod na gabi noon ay nagising kami ng pinsan ko sa ingay na nagmumula sa kabilang kwarto. Para kasing may kumukutkot noon sa dingding. Sinabi ng pinsan ko na baka mga daga lang yon na naghahanap ng makakain. Pero maya-maya noon ay may kumakalabog na sa pinto ng kwarto na yon at palakas yon ng palakas na parabang paulit-ulit yung binabagsak. Lumabas kami ng silid at tiningnan namin yon. Ganun na lang ang kilabot namin nang makitang umiikot na ang doorknob ng pintuan at unti-unti na rin yung bumubukas. Alam kong hindi na lang yun simpleng mga daga kaya napahawak ako sa braso ng pinsan ko. Nasabi ko pa na paano kong multo yon at saktan kami. Pero sinabi lang niya na mga malalaking daga yon at bumalik na raw ako sa pagtulog. Kinabukasan noon ay sinabi ng pinsan ko na yung narinig at nakita ko raw ay kapareho rin ng naranasan ng iba pang nakatira sa bahay na yon na mayroong di maipaliwanag na pangyayari. Mas malala pa nga raw yung sa iba. Mayroon na raw nagtangkang sabihin yun sa may-ari ng bahay pero nauwi lang sa pagpapaalis. Nag-ahalusinasyon lang daw ang mga katulong na nakaranas noon. Pero minsan ay nagkaroon ng kasiyahan sa bahay na yon at maraming bisitang dumalo. May isang bisitang nagsabi noon na nararamdaman pa rin daw nito ang isang presensya ng patay sa bahay na yon. Nagtanong ito sa amo namin kung nagpaparamdam pa rin daw ba yung tatay nito sa kanila. At sumagot naman ito ng oo. Sinabi ng bisita na pabindisyonan ulit yung bahay para matahimik na raw ang kaluluwa na gumagambala sa bahay na yon. Pero tumanggi ang amo namin. Mas mabuti na raw na may nagbabantay ng bahay kapag umaalis sila. Sinabi naman ng bisita noon na kapag hindi niya pa ipapabless ang bahay ay lalayo ang mga kamag-anak nila. Kukunti na lang daw ang bumibisita sa kanila at umaalis din kapag magdidilim na. Sinabi rin ito na ibenta na ang bahay at lumipat na ng ibang lugar. Pero napakarami na raw alaala ang bahay na yon na hindi na niya maiwan-iwan pa. Habang tumatagal kami sa bahay na yon, ay palala naman ng palala ang mga pagpaparamdam. Nawawala na ang mga kagamitan at makikita lang yon pagkatapos ng ilang araw. Yung mga naririnig naming mga ingay ay palakas naman ng palakas at minsan ay nakakapanindig balahibo na. Hindi na rin kami noon makapagbanyo paggabi dahil sa mga nakakakilabot na naririnig namin mula sa kabilang kwarto. Hindi na huminto, bagkos ay halos araw-araw na lang kaming nakakaramdam ng kilabot noon. Bumili na nga kami noon ng arinola para di na kami lumabas ng kwarto at kinabukasan na lang itatapon ang laman sa banyo. Pagkatapos ng isang taon noon, ay umalis na rin kami ng pinsan ko dahil hindi na talaga namin nakayanan pa ang takot. Magandang araw po sa inyo, Sir Van, at sa lahat ng nakikinig ng inyong channel. Itong karanasan ko ay nangyari noong nasa kolehiyo pa lang ako. Naalala ko ito nang minsang mapakinggan ko ang kwento niyo tungkol sa tulay.
Kaya naisip ko na ipadala na rin sa inyo itong naging karanasan ko sa tulay na madalas kong daanan noon. Tawagin nyo na lang akong Daniel. Halos may haba na 24 metros ang tulay dito sa amin na humahati sa dalawang barangay. Marami rin dumadaan na iba't ibang sasakyan dito. Isa itong tipikal na tulay sa probinsya. Pero pag sumapit na ang gabi, ay wala na gaanong dumadaan dito dahil sa nakakatakot nitong ambience. Taong 2009 noon, buwan ng Mayo, nag-OJT ako noon sa isang government office kasama ang pinsan kong taga doon din sa amin. Madalas gabi na kami kung makauwi noon dahil dumadaan pa kami sa mall at naglalaro ng arcade pagkatapos ng duty namin. Mga bandang alas 8 na kami nagpasyang umuwi noon. Sakay ng huling biyahe ng jeep, ay umupo kami noon sa may passenger seat sa harap. Panaykwentuhan namin noon ng kung ano-ano at nagtatawanan pa kami. Iilan na lang din ang pasahero noon sa likod. Nang mapagod sa pagkukwentuhan, ay tumahimik na kami. Nakaramdam na rin kasi ako noon ng antok. Nagulat pa ako noon nang biglang bumusina si Manong driver. Medyo naidlip na ako noon. Huminto ito at bumusina ng 3 beses. Napatingin naman ako sa harapan noon at nalaman kong nasa tulay na kami. May sasabihin pa sana noon ng pinsan ko nang bigla na lang may nakita akong babaeng nakatayo sa gilid ng tulay. Tinanong ko sila kung nakita ba nila yon. Tinanong naman ako ng pinsan ko kung anong nakita ko. Tinuro ko sa kanila yung nakita kong babae. Kahit yung ibang pasahero nun sa likod ay tinitingnan din yung tinuturo ko. Tinanong pa ako ng pinsan ko kung anong meron doon. Sinabi kong hindi ano, kundi sino. Dahan-dahan lang na dumaan noon ang sinasakyan naming jeep. Kinuwento naman nung driver sa pinsan ko kung anong nakita ko. Habang padaan kami doon sa tulay, ay tumama ang headlight ng jeep doon sa kinatatayuan ng babae. Nakatalikod dito sa akin at nakasuot ng mahabang bestidang puti. Nakakakilabot ang itsura nito. Nakayuko pa ito at napansin kong nakayapak lang ito. Naitanong ko noon kung anong ginagawa nito sa tulay. Gayong sobrang dilim doon dahil walang poste. Maliban na lang kung baliw yon. Pero biglang bumulalas yung pinsan ko na multo yon. Tinanong ko siya kung sigurado ba siyang hindi niya yun nakita. Pero hindi raw talaga. Kung tao raw yon, siguradong makikita niya yon. Dahil nasa harapan din siya nakaupo. Makikita niya lahat. Pero pinilit ko noon na baka hindi lang niya ito napansin. Pero sinabi niyang hindi talaga niya ito nakita. Natawa na lang sa amin noon yung driver. Dahil kinukulit ko talaga siya noon na may nakita ako. Kaya pinaliwanag nito na kaya siya bumusina para masigurong wala siyang magagambalang kaluluwa sa tulay. Hindi ko kaagad naintindihan ang sinasabi niya noon. Pero sinabi niyang hindi din siya naniniwala nung una. Pero dahil sa narinig niyang may nakikita akong babae dun sa tulay, kahit wala naman, ay naniwala na raw siya. Marami na rin daw driver na nagkukwento na may nakikita doon at napatunayan daw niya ng gabing yon. Natatawa naman nun yung pinsan ko dahil bago ko raw sabihin yung nakita ko ay balak pa raw sana niyang ikwento yung tungkol sa tulay na may nagmumulto. Habang sinasabi niya yon, ay nagtatayuan na mga balahibo ko sa braso. Patunay na totoong multo yung nakita ko. Sumunod na naranasan ko noon ay noong magkanobya na ako. Pauwi kami noon sakay ng motorsiklo galing sa isang salo-salo. Medyo nakainom ako noon ng marami. Sinabihan pa kami noon ng kaibigan namin na doon na kami muna magpalipas ng gabi sa kanila. Nagpumilit akong umuwi noon dahil maaga pa akong papasok kinabukasan. Marami pa akong tatapusing trabaho noon. Wala namang mahingian ng tulong noon ng girlfriend ko para sana may sumama sa aming umuwi. Ayaw pang mag-alisan ng mga kaibigan namin hanggat hindi nasusolve sa inom. Pero sinabi kong kaya ko pa namang mag-drive noon. Nakumbinsi ko ang girlfriend ko at umuwi na nga kami. Madahan lang ang patakbo ko noon. Para nga lang kaming nagbibisikleta. Pero nararamdaman kong parang umaalog pa rin yung motor. At maya-maya'y muntikan na akong sumemplang. Naramdaman kong napayakap ng mahigpit sa akin noon ang girlfriend ko. Maya-maya noon,
ay narinig kong nagsalita ang girlfriend ko ng kung ano-ano. Kesyo, masaya daw siya na mahal ko siya, na hindi ko siya pinagpapalit sa iba. Nagtaka ako nun, dahil hindi ko naman siya nakitang uminom. Habang papalapit na kami nun sa tulay, ay naramdaman kong pumapatak na ang ulan. Sinabi ko sa girlfriend ko na baka umulan, basta wag ko daw bilisan ang patakbo. Magbubusina na ako nun, nang agad niya akong sinaway, dahil maingay daw. Nakakabulabog daw ako, kaya nagpatuloy na lang ako nun sa patakbo. Hindi ko na natuloy ang pagbusina ng tatlo. Maya-maya nun, ay nakaramdam daw ang girlfriend ko na parang may kumurot sa paa niya. Akala niya ay sanga lang yun na nadaanan namin at nasagi niya. Pero naramdaman daw niyang mahapdi yun. Sunod daw nun ay parang biglang uminit daw ang pakiramdam niya kahit gabi na nun at malamig pa ang panahon. Napatingin pa raw ito sa paanan niya dahil kumikirot na yung natamaan ng sanga. Pero nagulantang daw ito nang makitang isang kamay ang nakakalmot sa binti niya. Duguan daw yun at ayaw bumitaw. Nang lingunin daw niya ay may isang babaeng nakasabit sa motor na sinasakyan namin. Kinakaladkad daw namin ito. Nakatitig pa raw ito sa kanya na nanlilisik ang mga mata. Nagulat na lang ako noon nang bigla siya nagsusumigaw ng malakas. Lumabas yata lahat ng tutuli ko noon sa lakas ng pagsigaw niya malapit sa tenga ko. Tapos bigla na lang itong naglumikot, kaya sumemplang kami noon sa gilid ng kalsada. Nang matumba kami, ay agad mong tumayo ang girlfriend ko at nagsisigaw na tumakbo palayo. Sinundan ko naman ito at huminto lang ito nang makarating na kami sa isang convenience store sa amin. Nakita siya ng guard ng convenience store at pinakalma siya nito dahil nagsusumigaw pa rin ito ng tulong. Akala tuloy nung guard ay rapist ako at hinahabol ko siya. Nakita pa nito yung dugo sa binti ng girlfriend ko na lalong nagpaduda dito sa akin. Nang mahimasmasan, ay kinuwento nito ang nakita niya sa may tulay. Sinabihan pa kami nung guard na mga lasing, pero naniniwala akong totoong may nakita siya noon. Dahil ako rin mismo ay saksi na may nagpapakita sa tulay na yon. Kitang-kita raw niyang kinakaladkad ng motor namin yung babae. Pero pakiramdam daw niya ay parang siya ang kinakaladkad nito. Takot na takot siya noon at kahit ako, dahil muntikan na kaming mamatay sa nangyari. Buti na lang talaga at mabagal lang ang patakbo ko noon. Simula noon ay hinding-hindi na kami nagpapagabi pa sa daan, lalo na at madadaanan namin ang mariit na tulay na yon. Hello po sa inyo, Sir Van. Tawagin niyo na lang po akong Carmen. At mayroon po akong nakakatandang kapatid na si Ate Claire. Sabi ng mga nakakakilala sa amin, ay ang laki raw ng pagkakaiba naming magkapatid. Ako raw kasi sabi ng mga magulang namin, ay palatulog. Samantalang puyatera naman si Ate Claire. Nakasanayan na talaga niyang matulog ng magmamadaling araw na. Isang gabi noon, ay nagpasya siyang maglakad-lakad pagkatapos naming kumain ng hapunan. Magkasama kami sa silid ni Ate Claire at agad akong nagpahinga noon pagkatapos naming kumain. At dahil nga gabing-gabi na akong matulog noon ng kapatid ko, ay inaasahan kong mabubulabog na naman ako pagdating niya. Nagbubukas pa kasi yun ng TV hanggang sa makatulog ito. Pero nagtaka ako ng gabing yon dahil maaga siyang natulog. Di ko alam kung masisihan ako dahil tuloy-tuloy na ang magiging tulog ko noon. Pero nagising ako nang maramdaman kong nagising siya ng maghahating gabi na. Pinagmasdan ko lang siya noon habang naglalakad papalapit sa bintana. Nakatayo lang siya doon ng mga 20 minutos. Kaya tinanong ko siya noon kung anong ginagawa niya doon sa bungad ng bintana. Pero hindi siya sumagot. Habang tinitingnan ko noon ang kapatid ko, ay napansin kong may kakaiba talaga sa kanya. Pero hinayaan ko na lang muna siya dahil baka hindi lang ito makatulog. Sumunod na araw noon, habang gumagawa ko ng mga assignments ko, ay bigla na lang pumasok si ate ng silid. Tumatawa ito ng malakas. Tinanong ko siya kung anong nakakatawa, pero wala naman daw.
Akala ko ay nagbabaliw-baliwan lang siya at inaasar ako. Pero buong araw siya nung ganon at nakakairita na. Tinanong na ako ni mama noon kung anong nangyayari kay ate. Sinabi kong nagtataka din ako. Para kasi siya nung sira ulo. Kinagabihan noon ay asar na asar ako kay ate. Sobrang ingay niya at panay pa ang salita na parang may kausap ito. Tapos maglalakad ito doon sa harap ng bintana at tatayo ng ilang oras. Kaya hindi ako nakatulog noon ng maayos sa kakabantay sa kanya. Kinabukasan noon ay hindi pa rin siya bumabangon sa higaan. Kahit tanghali na. Kinalabit ko siya. Pero humarap lang siya sa akin na blanko ang mukha. Napansin kong parang walang kabuhay-buhay ang mga mata niya. Parang andon siya pero parang wala rin. Dahil hindi ito kumikibo. Inisip kong baka may sakit siya. Kaya inayos ko na lang ang pagkakahiga niya. Sinabihan ko siyang bumalik na sa pagtulog. Pero hindi man lang ito kumikisap. Hindi rin ito pinikit ang mga mata. At titig na titig lang itong nakatingin sa may kisame. Parang may tinitingnan siya doon. Nang tawagin ko si mama, ay nabahala na ito. Ano ba raw ang nangyayari kay ate at nagkaganon siya? Nag-umpisa lang daw yun nang umuwi siya galing sa paglalakad-lakad niya nung gabi. Tinawagan niya noon ang kaibigan niyang nasa probinsya at kinuwento ang nangyari kay ate. Pumunta noon si tita dito sa amin kinabukasan. Pagbalik namin noon ni mama sa silid namin ni ate, ay naabutan namin si ate na patalon-talon sa kama. Pero walang kaimo-emosyon ang mukha nito. Hinila namin siya noon ni mama at agad din naman siyang humiga. Pero dilat na dilat pa rin ang mga mata niya. Pinunasan siya noon ni mama ng tawel na may malamig na tubig. Pero inagaw nito ang tawel at iwinigayway yun sa ere at saka ibinato sa mukha ko. Panay din ang kumpas ng mga kamay nito. Maya-maya noon ay tiningnan niya ako ng matalim. Bigla na lang niyang hinila ang buhok ko at itinulak niya ako sa sahig. Bigla na lang niya akong dinaganan at pinagsasampal. Pilit siyang pinipigilan noon ni mama pero tinulak din niya si mama. Doon ko napatunayan na hindi na inaatake ng mood swing si ate kundi may iba nang nangyayari dito. Umaga pa lang ay dumating na ang kaibigan ni mama noon. Agad niyang pinuntahan si ate sa silid. Naka-face down ng mukha nito sa unan. Nakalaylay naman ang mga kamay nito sa gilid ng kama. Nang tawagin ito ni mama, ay humarap ito sa amin na nanlilisik ang mga mata. At tumawa ito ng tumawa. Tumayo ito sa kama at pinaghahagis nito ang mga unan sa amin. Sinabuyan siya noon ng holy water ng kaibigan ni mama. Pero parang walang anumang epekto yun sa kanya. Nagsimula nung magdasal si na mama. Pero bigla na lang nung hinila ni ate ang buhok ko at pinagsalitaan ako nito ng kung ano-ano. Masasamang salita na hindi ko akalaing masasabi niya at maririnig ko mula sa kanya. Umiiyak na ako noon. Pero sinabihan ako ng kaibigan ni mama na hanggat maaari ay wag muna akong gumalaw. Para daw malagyan niya ng langis ang noo ni ate. Bigla na lang nung nagwala si ate. Galit na galit siyang naglulupasay. At bigla na lang nawalan ng malay. Tinanong namin kung anong nangyari kay ate. May sumama raw ditong masamang espiritu at balak daw nitong kunin ang katawan ni ate. Nagpatuloy ito sa ginagawa nitong ritual. Biglang uminit no ng buong silid at hindi kami gaanong makahinga ni mama. Namatay ang mga sinding kandila na nandon. Kaya nalaman naming malakas talagang espiritong sumasanib kay ate. Bigla nung bumangon si ate na napaunat-unat, naging purong itim ang mga mata niya at may lumalabas ng dugo sa bibig niya. Hinawakan noon ni mama ang kamay ko at nagsimula kaming magdasal. Maya-maya noon ay kumalman ang silid. Napaalis na raw ng kaibigan ni mama ang masamang espiritu. May isang malaking puno raw na pinaninirahan ang espiritong yon. Pinuntahan yun ng kaibigan ni mama at dinasalan. Nagsaboy din siya doon ng holy water. Simula noon ay hindi na muling naglalakad-lakad si ate paggabi. Maaga na din siyang natutulog. Takot na ito nang ikwento namin ni mama ang nangyari sa kanya. Pero napapabalita pa rin haunted yung punong yon. Hanggang sa nagpa siya na ang may-ari ng lupa, natayuan na lang yon ng isang chapel.
Natigil na rin noon ang mga pagpaparamdam.